sa miidunod sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidunod sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo po kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sidro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inilas kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa saan mang dako, at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak
ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan. Ang iyong kahari ay hindi magwawalit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos, ang salita mong kaloob. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki
buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, isang araw na lang, ilang oras na lang, Pasko na. Kaya naman mga kapatid, ang pinakamagandang paraan na ipagdiwang ang Pasko ay ang magpasalamat. Kaya bigyan natin ang palakpak ng pasasalamat at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak ng pasasalamat. No? Siguro ngayon pa lang, dahil magkakahiwa-hiwalay tayo mamaya, batiin nyo naman po ang katabi ninyo. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas na po sa ating lahat. At yun na nga ang pinakamaganda. Lord, thank you. Huwag kalilimutan ang Pasko, hindi lang tungkol sa pagbibigay, hindi lang tungkol sa paghingi. Diyan ka magaling. Ang Pasko ay tungkol sa pasasalamat. Siguro hindi naman lahat. Siguro may mga hirap din. Siguro may mga pagkakamali rin. Pero I am sure, ngayong 2023, maraming ginawa ring maganda at mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pero wag natin kalilimutan mga kapatid, yung pong paalala ng Diyos kay Haring David, sa ating unang pagbasa ngayon, baka this year, gumanda ang negosyo, gumanda na ang sitwasyon ng buhay, nakaangat-angat, guminhawa, gumaling. Pero may magandang paalala ang Diyos kay Haring David. Sabi ng Diyos, huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng karangalan mo. Na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng kapangyarihan mo. Na ang Diyos ang dahilan kung bakit maginhawa ka na, kung bakit magaling ka na, kung bakit maligaya ka na. At ito ang maganda. Diyos pa rin
ang magpapatuloy na mag-ingat sa iyo, na tumulong sa iyo, na magligtas sa iyo. Kahit na hari na si David, ang paalala ng Diyos, ako pa rin ang tutulong sa iyo. Ako pa rin ang gagabay sa iyo. Sana, mga kapatid, yan ang tandaan natin pare-pareho. Mangyari man, matupad man ang mga pangarap mo, mangyari man at matupad man ang mga magagandang plano mo, makuha mo man, magkaroon ka man ng mga bagay na hinahangad mo sa mundo, pakinggan at tandaan po ninyo ito. Diyos pa rin ang may hawak ng buhay mo. Diyos lang dapat ang una at lahat-lahat sa buhay mo. At sana mga kapatid, katulad ng ating mahal na ina, katulad ni Maria sa ating ebanghelyo ngayon, ikaw man ay guminhawa na, sumikat na, yumaman ka man. Sana magawa mo pa rin ipagkatiwala sa Diyos, hindi sa pera mo, hindi sa posisyon mo, hindi sa kasikatan mo, hindi sa kagandahan mo. Ipagkatiwala mo pa rin sa Diyos ang buhay mo, hindi lang ngayon, pati ang buhay mo bukas at sa mga susunod na araw. Hindi man po kagad naintindihan ni Maria yung sinasabi ng anghel sa kanya, paano mangyayari yan? Dalaga ko. Hindi kagad naintindihan ni Maria. Pero, hindi pinagdudahan ni Maria ang plano ng Diyos para sa kanya. Marami ka mang hindi pa nauunawaan sa buhay mo. Marami mang tila malabo pa rin sa buhay mo. Huwag mong pagdududahan ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Kaya sa huli, naibigay pa rin ni Maria ang pinakahihintay na yes ng mundo. Ang yes to kaligtasan ng tao. Bago matapos ang taon na ito, baka marami pang naghihintay ng iyong yes. Yes na magbabago ka na. Yes, natutulong ka na. Yes, na magpapatawad ka na. Yes, na magtitiwala ka ulit. Kaya may Pasko, dahil may isang Maria na nagsakripisyo. Pero hindi po ito sakripisyo ng isang babaeng walang nagawa, walang kalaban-laban, kundi sakripisyo ng isang taong nagmahal at nagtiwala. Kaya nga yung kanta na love and sacrifice, ang love hindi pwedeng walang sacrifice. Hindi love or sacrifice. Ngayon pong ika-apat na linggo ng Adbiyento, nasindihan na ang kandila ng pag-ibig. Sana mga kapatid, kasabay ng imbitasyon ni Pablo sa mga taga-Roma, tayo rin, araw-araw, lalo na ngayong Pasko. Tandaan mo, lagi mong aalalahanin na hindi titigil ang Diyos na kumilos hanggang guminhawa ka na, hanggang gumaling ka na, hanggang lumigaya ka na. At ito ang good news. Hindi pa rin titigil kumilos ang Diyos kahit maginhawa ka na, kahit magaling ka na, kahit maligaya ka na, hindi ka niya bibitawan dahil ganun siya. Noong pong Lunes, December 18, nagkaroon tayo ng Pasko ng Paglaya. Isa po itong Christmas party sa mga kapatid nating dating nakabilanggo, ngayon nasa laya na. Ang tulong po ng Quiapo Legal Ministry ay hindi lang pag nakakulong sila, kundi hanggang paglaya nila. Ang ganda po ng sinabi ng jail officer. Sabi niya, Father Hans, maraming salamat sa tulong ng simbahan. Silang mga dating tinatawag na LAS,
Los and Dalis. Ngayon, dahil sa tulong ninyo, ang feeling nila, they are the first, the found, and the forever grateful. Sa pagpapatuloy na misa natin, tapos na po ang Adbiento, pero ang Diyos hindi matatapos mahalin ka, tulungan ka, at basbasan ka. Ulitin ko, ang Pasko hindi lang tungkol sa paghingi at pagtanggap. Ito ay laging tungkol sa pagpapasalamat. The best way to celebrate Christmas is to be grateful. Kapag nagbigay ka, huwag mo nang tandaan. Pero kapag tumanggap ka, huwag mong kalilimutan. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin po natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating na Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na aayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdawan nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsipo muna po ang lahat.
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang mo'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sagipin mo ang bayan, ikaw
ligtas mo ang iyong bayan. Announcement po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. At ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Mari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyo pong nagsisimba lagi dito sa Quiapo at sa mga nasa online at ibang bansa. Salamat po sa inyong mga tulong donasyon, pinansyal at material. Sa buong taon na ito, maraming salamat sa pagiging bahagi ninyo ng pagtulong ng ating simbahan. Kagaya ng lagi naming sinasabi, kami walang hanggang nagpapasalamat, pero ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa Mary. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ligtas mo kami sa kasalanan.
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.